Kabayan, this is MJ, your OFW blogger here in Hong Kong. Mga kabayan, yung topic po natin ngayon ay tungkol sa Paul Financial. Ayan. Ito, napapanood ko na to siya sa mga vlogs from other channels. So, from other investing channel, yung mga natuturo na mag-invest sa real estate or sa stock market, ganyan. So, napanood ko siya, kaya naman gusto ko rin siya na i-share dito sa aking channel. Pero bago pang lahat mga kabayan, please don't forget to... Nagbabalik po tayo. So, yun ang ha, Call Financial. Itong Call Financial, mga kabayan, hindi po to yung katulad sa networking na kailangan mo mag-invite ng left and right. Ganon, hindi po siya networking, okay? So, yung Call Financial po, parang ano siya, broker sa Pilipinas. Ito yung nagbibigay ng chance sa mga maliliit na investors na makabili ng shares from big company. Like, for example, SM, Jollibee, and etc. So, ganun po yun. So, mga maliit investor na katulad ko, ako isang OFW, naghahanap talaga ako ng mapag... Anong tawag yun? Kung saan makapag-invest ako. Kasi sa totoo lang, mga kabayan, okay din naman yung work ko as an OFW, matagal na ako dito sa Hong Kong, and may ipon na din naman ako, but still, meron yung parang hindi nawawala yung desire natin to learn more, lalo-lalo na sa pag-invest. Maraming nga mga OFW dito and nag-i-invest into like starting a business. Yung iba, dahil busy sa work sa OFW, so nag-i-invest sila into online business. Kaya nga, yung mga ibang mga kadalasan mga OFW, napasali sa mga network marketing, ganyan, nag-invest sila, and then, alam mo na, even me, ganun din ako, kasi syempre talaga, naghahanap ako ng way para maragdagan yung source of income ko. And yun nga, eto nga, napanood ko ang tungkol sa Call Financial. So, nakapag-sign up ako through just using my phone. Akala ko kasi, hindi pwede yung mag-phone ka lang na pag-sign up ng Call Financial, pero pwede pala. Madalas kasi nakikita ko sa mga video, na they are more on using laptop. So, akala ko hindi pwede. So, nung nagtrinay ko na, pwede naman pala mag-sign up sa using your phone. So, ito yung ginawa ko. Punta ka lang sa Google. Search mo ang Call Financial and then i-click mo lang yan. Of course, i-prepare mo yung mga requirements. Ilalagay nila dyan. Meron mga ano, step by step ko ano yung mga requirements na kailangan nila. Just follow. Follow lang talaga. Ako lang mag-isa. Nung nag-sign up ako, ako lang talaga. Prepare ko na lang yung mga requirements and follow the steps. So po, mga kabayan, nung natapos na ako, merong confirmation, sabi nila, ang tawag doon, ito, ayan. Ang sabi nila dyan, maghihintay lang daw ako ng mga 2 days na working days, and then if magpapadala sila sa akin ng email to confirm if na-approve ba yung pag-sign up ko or hindi. And ngayon, I'm still waiting. So hopefully by Monday or Tuesday, makukuha ko na yung email nila. Honestly, mga kabayan, I'm excited. Kasi as an OFW talaga, mahirap kapag hindi ka aware kung paano yung mga investing, lalo na sa stock market or ang tawag dito, or yung sa real estate or pagbili ng mga shares. Although kung ayaw mo naman ng masyadong maraming iniisip, okay lang din naman. Pero ako kasi, parang nakaka-challenge. Alam mo, feeling pag nakapanood ka ng mga ganong video, parang feeling mo, parang talino ko. Ganun kasi yung nararamdaman ko. Kasi before, hindi ko alam mga ganito. Pero nung sunod-sunod na napanood ko yung mga about investing, about real estate, about stock market, although hindi naman ako magaling, hindi ako professional, but still, yung idea, yung knowledge, paunti-unti, nasasagap mo or natutunan mo yung mga pinapanood mo. So I hope na as an OFW, nakapag-share ako sa inyo ng informative enough and helpful na knowledge about investing. And I will upload more about this kind of topic. So mga kabayan, super easy lang po ang pag-sign up sa Call Financial through your phone. Just use your phone. So mga kabayan, thank you so much for watching and see you in our next vlog!